kita na ikay mawiwili. So mga par, sa naging bakbakan nga po sa pagitan ni William Cepeda kalaban si Tevin Farmer, kung saan mga idol munti ka na mauwi sa upset ang resulta ng naging laban. Ang heavy favorite na si William Cepeda, nahirapan manalo sa laban kontra kay Farmer. Bugbog din ng inabot ang Mexican undefeated challenger. Sa katunayan nito mga idol, gumapang pa si William Cepeda sa round 4 matapos kumunekta ang malakas na counter ni Farmer. Buti na lang talaga mga idol nakabawi si Cepeda sa mga huling round at nakuha nito ang panalo sa dikit na puntusan. BS split decision sa score na 95-94 sa dalawang judges pabor kay Cepeda at isang 95-94 naman para kay Farmer. Isang puntos na lang talaga mga idol. Upset sana si Cepeda. Kung saan napakoment bigla dito mga boss ang potential na makakalaban ni Cepeda na si Shakur Stevenson na pagkain lang daw sa kanya Mexican fighter. Samantala matapos nga po mga idol ang naging laban kahapon ni Jake Paul at Mike Tyson kung saan nakuha ni Jake Paul ang panalo sa isang unanimous decision. At sa naging reaction ni Jake Paul dito mga idol sa laban niya kay Mike Tyson, sinadya daw talaga nito mga idol na hindi knockout si Mike Tyson at tapusin talagang 8 rounds ng bakbakan. Ayaw daw talaga mga idol ni Jake Paul saktan ng isang boxer na hindi naman daw dapat saktan sa bakbakan. Kumbaga ayaw nito mga idol man-knockout ang boxer na malapit na mag senior citizen. Kayang-kaya naman daw mga idol ni Jake Paul tapusin ang laban nito kay Mike Tyson kahit anong oras. Pero nanaig daw sa kanya mga idol ang respeto sa boxer na minsan nang nito naging idol sa boxing sports. Samantala sa naging reaksyon naman ni Mike Tyson mga idol, inamin naman nito na hindi daw talaga nito maibalik sa laban ang kahit 50% man lang ng kanyang bagsik sa bakbakan dati. Round 3 pa lang daw mga idol, hindi na daw gumagana ang kanyang tuhod sa laban. Namumulikat na daw mga idol ang mga paa nito na siya daw ang rason na hindi ito maka-atake kay Jake Paul at pumirmi lamang ito sa gitna ng ring. Samantala ginawang katawa-tawa naman mga idol ng mga ilang boxing fans ang isang video clip bago mag-umpisa ang laban ni Mike Tyson at Jake Paul. Natalo daw si Mike Tyson sa bakbakan dahil nakipaglaban daw ito kay Jake Paul na walang brief. Natanging groin guard lamang ang kanyang suot-suot sa bakbakan. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po matalo si Amanda Serrano sa naging laban nito kay Katie Taylor, muntikan pa po mga idol nagkagulo sa naging post-fight interview sa pagitan ng kampo ni Katie Taylor nang ayaw pa sampahin o isama sa interview si Ed Hearn ng isa sa mga big boss ng MVP promotion na siya ang promoter ng laban ni Jake Paul at Mike Tyson na pagmamayari din mismo ni Jake Paul, kung saan kaagad naman nagreact ang coach ni Katie Taylor na kung ayaw daw nila pa sampahin si Ed Hearn sa post-fight interview, walang magpapa-interview daw sa kampo ni Katie Taylor at uuwi na lang sila ng derecho. Bagamat para hindi nga po mag-walk out ang kampo ni Katie Taylor sa post-fight interview, pinayagan na lang si Ed Hearn na sumama. At sa mga nagtatanong naman mga idol kung bakit ayaw pa samahin ng MVP promotion si Ed Hearn sa interview, dahil personal po kinasuhan ni Ed Hearn itong si Jake Paul dahil sa pagpapakalat nito ng fake news na meron daw kinalaman si Eddie Boy at binayaran daw nito ang mga judges sa naging unang laban ni Taylor at Serrano, kaya natalo ang manok ni Jake Paul na si Serrano sa bakbak. Are you joking? Are you out of your mind? Everyone else gets 3 people up. Don't be acting this shit. 3 people go up or not at all. Come on.